alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsalo ng bayan mo. Di ba po, Jesus Nazareno? Tayo ngayon ay magtibon at sambahin ang buong magdiwang tayo sa ating debosyon. Sa'yo, tingin ang dalangin at pasamo ng bayan mo. Di ba po, Jesus Nazareno? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria ng Lourdes at ang pandaigdig na araw para sa mga may karamdaman. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang kalinis-linisang ina ng Diyos at kaming idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahiyas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ang Diyos, Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Akong Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa'yo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan, ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway, agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupay ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos sahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito. Pagkatapos, lumura at tinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga, at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito sapagkat sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsiupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno.
Kamusta po ang inyong mga araw? Sabihin nyo nga po yung salitang binitawan ng Poong Nazareno, Ephata. Ulit. Ephata. Hindi ko alam kung maraming bingi o malabo ang boses ko dahil sa face mask. Hindi malinaw ang speaker. Hindi ko alam o sadyang ayaw ninyong magsalita dahil hindi nyo narinig o ayaw ninyong pakinggan. Sabihin nyo nga ulit, Ephata. Medyo dumami na yung nakarinig. Sabi kasi, ang ibig sabihin, Ephata, mabuksan. Yan. Meron kasing isang tao, dinala sa kanya ng mga, sabihin natin, mga kasamahan, inilapit kay Jesus para pagalingin. Ang sakit ng taong ito, hindi nakakarinig. O sabihin na natin, malabo ang kanyang pandinig. Kaya putal. Kasi kung totally wala kang naririnig, walang, hindi ka makakapagsalita. Pero kung merong ingay o kahit katiting, utal ka na magsasalita. Malinaw po ba? Hindi ko alam sa mga expert, no? Sa mga doktor. Pero ang description kasi, isang lalaking bingi at utal. Yan. Ang ginawa ni Jesus, inilayo muna yung lalaki kasi mahirap po kung makakarinig na siya tapos masyadong maingay. Mabibingi yun. O kaya naman, po pwedeng importante kasi yung una niyang maririnig para gumaling siya, mahalaga kung sino ang kanyang unang pinakinggan at unang salita na maririnig niya. Kaya sabi, nilayo yung lalaki, hinawakan yung tenga, hinawakan yung labi, at sinabi ni Jesus yung salita, Ephata. Nabuksan ang kanyang tenga, nakapagsalita na siya ng tuwid. Malinaw. Yan. Tingnan natin kung nasaan po tayo dito, ha? Kasi kaya tayo nagkakaproblema dahil hindi tayo nakikinig o kaya mali ang ating naririnig. Kaya tayo naliligaw, kaya tayo nagkakaproblema. Dinadahan-dahan ko po, no? Kasi ang isang halimbawa, sa misa natin, bago tayo tumanggap ng komunyon, sasabihin ng commentator, manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan o kinauupuan, ang pari, lay minister, ang mag-aabot ng komunyon para maiwasan ang pagdidikit-dikit. Malinaw ba? Pumalakpak nga po kung malinaw. Ayan. Malinaw naman. Narinig naman. Pero kapag bumababa na kami, pupunta na dyan, yung nandi dito, lilipat dito. Ano nangyari? Simple lang yon, pero di ba? Kung ini-apply natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay, yung mga simpleng bagay na hindi mo pinakinggan o ayaw mong pakinggan, doon nagsimula ang problema. Kasi yung simpleng bagay, maliit lang pero malaki yung nagiging epekto sa buhay mo kapag lang. Ang problema kasi,
Madaling gamutin kasi yung totoong may sakit. Di ba? Madaling gamutin yung totoong may sakit. Pero yung nagsasakit-sakitan, wala yan. Mas madaling gamutin yung bingi kaysa nagbibingi-bingihan. Marami nang napahamak na mga taong nagbingi-bingihan. Yung pinili lang nila kung ano ang gusto nilang pakinggan, ano ang gusto nilang tanggapin na maririnig. Pag ayaw nila, magsa-shutdown yan. Alam niyo yan, mga magulang, kapag sinisermonan niyo ang inyong mga anak, alam niyo yung ugali niyan. Kukuha ng cellphone, magbibisi-bisihan yan. Parang kahit dito nga sa loob ng simbahan, di ba? No? Pag ayaw ninyo ng homily, magbibisi-bisihan na lang kayo sa mga cellphone. O kaya magtutulog-tulugan. Okay, paano mo makukuha ang sagot sa idinadasal mo? Kung ang sikreto lang naman, simple lang, buksan mo ang iyong tenga. Hindi ka bingi, nagbibingi-bingihan ka lang. Narinig mo kung ano ang sinabi ng Nazareno, ayaw mo lang pakinggan. Tapos dadasal ka dito, sana umayos ang buhay, sana po umasenso ako, sana po gumaling ako. Ilan ba yung mga deboto na humihiling ng kagalingan, sana gumaling, pero ayaw naman itigil ang bisyo. Di ba ang sabi sa Salmong Tugunan, ang tinig ko'y pakinggan. Pero, sino ba pinakikinggan mo? Yung tao. Yung iniidolo mo. Ano nangyari sa unang pagbasa? Bakit si Jeroboam na ang hari? Yung leader, bakit siya na? Eh si Solomon, dating na tapat, dating pinakikinggan ng Diyos, ngayon, ang pinakinggan niya, yung mga asawa niya na sumasamba sa Diyos, Diyosan. Mas pinakinggan niya yung sinasabi ng mga asawa niya, ito ang dapat natin pag-alayan. Diyos ng ganito, Diyos ng ganyan. Oh, nawala tuloy sa kanyang pwesto. Ngayon, si Jeroboam, ganun din ang nangyayari. Ang sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang makikiapid. Huwag kang maninirampuri. Sige, tinay mga katabi ninyo. Busy na, di ba? O kaya, tulog na. Wala na. Eh, anong problema nyo? Sa mga mag-asawa, anong problema nyo? Eh, di ba yung isa mayroon, yung isa may kachat, yung isa may... Sabi nga, huwag mong gawin yan. Anong problema? Wala akong pera, bumagsak yung negosyo, wala na akong ipon. Bakit? Nalulun sa sugal. Eh, huwag mo ang gawin yan. Bakit kayo nagkaaway-away? Sinabi na, di ba? Huwag kang maninirampuri. Ayun o, nakalagay doon, ang laki o. Huwag kang sasaksi ng hindi totoo sa iyong kapwa. Bakit gawa ka ng gawa ng fake news? O ngayon, nagtatalo-talo, nag-aaway-away. No. Sino bang pinakikinggan natin? So saan nang gagaling ang problema? Kaya ang ganda rin yung sample, di ba? No? Ang sabi ni Jesus, doon sa mga nagdala, biruin mo, may dinala kay Jesus. Tinulungan naman sila. Pinagaling yung kanilang dinala. Anong sabi lang ni Jesus? Huwag niyong sasabihin kahit kanino. Hindi nakinig. Ipinagsabi. Oh. Si Jesus nakikinig.
Ikaw ba nakikinig? Hoy. Eh, sayang kasi. Sayang. Yung nandito ka, yung ang haba ng ipinila mo, di ba? Sayang eh. Sasabihin nyo, Father, politika na naman yan. Wala ba itong mensaheng ito sa nangyayari sa atin ngayon? Hindi ba ito sagot? Gusto natin ng maayos na bansa? Pero ayaw mong buksan ang iyong tenga. Nagbibingi-bingihan ka. Alam mo naman yung utos ng Diyos. Pero tuwang-tuwa ka na gusto mo, nakawan ka. Tinan niyo yung sitwasyon natin. Tinan mo yung sitwasyon mo. Marami sa inyo pumipila sa DSWD, makahingi lang ng pambiling gamot. Di ba parang, di ba, nakakaawa yung itsura na pipila kayo ng matagal para lang makahingi ng pambili ng gamot, makakuha ng dugo, anuman. Pero ikaw din naglagay eh, kasi gustong-gusto natin yung mga magnanakaw nandiyan. Ikaw, hirap na hirap kang mag-submit ng mga requirements. Kung mag-a-abroad ka, paano makakapag-abroad kung mayroon kang NBI record? Pero yung mga nag-a-apply, hindi mo pinakikinggan na hindi dapat dyan. Ewan ko, no? Ang gulo rin natin, no? Mga nakakulong, iboboto natin. Hindi ko maintindihan talaga yung sistema natin. O, sadyang nagbibingi-bingihan talaga tayo na itama natin yung mga pagkakamali natin gamit ang salita ng Diyos. Ito yung gabay natin eh. At ito dapat yung pinakikinggan natin. Kaya ngayon, sinasabi ni Jesus, Ephata. Hindi ko na lang alam kung talaga bang kailangan natin ang kagalingan o sadyang walang milagro ang kailangan dahil mas pinili natin maging bingi. Pero nawa, ang salita ng Poong Nazareno, kunin natin, tanggapin natin, dahil ito ay biyaya mula sa Kanya. Amen? Magsitayo po ang lahat. Diyos ng hiwaga, nasa tabi ka namin at nalalaman mo kung ano ang bumabagabag sa amin. Kaysa ni Maria, ang ina ng iyong anak at amin ding ina. Ang ating pong itutugon, Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga mananampalataya, naway palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong at maging handa nawa silang sundin ang iyong kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga pinahihirapan ng mga natatagong sakit, naway magpasan ng kanilang krus ng buong tapang, lalo na kung walang nakahandang dagling panlunas. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito.
Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banan. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, inihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ang tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal. Banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nabuhay sa mulat, sa pinay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, binaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Katawan ni Kristo. Amen. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Nazareno, patawad mo sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo naman habang buhay. Oong Jesus Nazareno, sa hirap at usay, ika'y kasama ko. Ang samo ko at nasasaday, pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po ang iyong mahal na pong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Oong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami papabayaan. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at usay, kay kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal
pong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay malugod nawa sa amin ang iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes, kami mga dumaranas ng mga karamdaman ay dumudulog sa iyo. Sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa maramit mahimalang pagpapagaling na ginawa mo sa Lourdes at sa buong mundo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pamimintuho sa iyo, mangyaring gumawa ka ng isa pa at iligtas itong mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Taga-aliw ng nagdadalamhati, ipanalangin mo kami. Kalusugan ng mga may sakit, ipanalangin mo kami. Ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ng kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Sa kasalanan.